Hello guys, welcome back to our channel. So here's our panibagong problem. This is a very basic, this very simple problem regarding ratio. So sana po ay makatulong sa mga nagre-review for the civil service exam. So by the way, I am Janice Darcy and we have a lot of videos po na nagbibigay ng information regarding civil service exam, lalo na po kung paano mag-online appointment, yung mga ganun. So pwedeng-pwede nyo pong i-drop yung mga comments ninyo kung meron po kayong katanungan regarding civil service exam. So please subscribe and follow our Facebook page and our YouTube channel para lagi updated po sa ating mga panibagong videos. So let's solve this one first by using equation. So equation po muna natin. So simple lang. Tapos yung next nating solution is by trial and error. Tapos yun po yung pinaka mabilis na paraan. So yung pangalawang solution natin mamaya, yun po yung pinaka mabilis na paraan in solving this type of problem. So two numbers are in the ratio 2:3. So, if their sum is 125, what are the numbers? So, equation muna. So, two numbers, so they are unknown. So, unknown yung two numbers. Kapag unknown, gagamit tayo ng x variable. So, in the ratio 2:3. So, let's have 2x as our first number. Tapos, 3x is our second number. So, if their sum, so sum, ibig sabihin plus. Kapag ina-add mo, sum is the result of addition, right? So, if their sum is 125 daw po, so ano yung numbers? So, yung sum daw po ng dalawa, i-add mo itong dalawa ay 125. So, ngayon ang tanong, ano yung, what are the numbers? So, kailangan mo mahanap yung dalawang numbers na yun. So, isosolve natin itong equation na nabuo natin. So, let's have 2x plus 3x, that is 5x equals 125. Tapos, i-divide mo lang dito 5 para makancel mo yan. Tapos, kung ano yung number na dinivide mo dyan, yan din po yung number na i-divide mo dito. So, x equals, o diba, napakabilis lang ng equation. Pero, mas mabilis yung trial and error natin mamaya. So, 125 divided by 5. That is 25, right? So, 25 yung x. Yung value ng x ay 25. So, yan na ba yung sagot? So, hindi pa. Dahil yung hinahanap ay, what are the numbers? So, take note na yung first number natin ay 2x. Yung second number natin ay 3x. So, si 2, i-multiply mo by 25, which is the value of x. So, value yung x dito, papalitan mo nitong 25 dahil yan na po yung value ni x. So, ibig sabihin yung first number natin ay 2 times 25, that is 50. Yung second number natin, 3x, so 3 times 25 equals, so 25 lagi yung gamitin mo dahil yan yung value ng x na nakuha natin. So, 3 times 25, that is 75. So, which means that the two numbers are 50 and 75, which is nasa letter A ng solution po natin. So, para ma-check natin kung 25 na ba yung sum, dahil according to the problem, their sum is 125. I mean, kung 125 nga ba yung sum, so i-check natin. So, kung i-add mo tong dalawa, 0 plus 5 is 5. 5 plus 7 is 125. So, tama na 125 nga yung sum ng dalawang numbers. So, now let's proceed. So, erase muna natin para magkaroon tayo ng maraming space. So, kunwari, hindi natin nakuha yung na. So, hindi tayo gumamit ng equation. So, wala pa tayong idea kung ano yung sagot. So, trial and error yung gamitin po natin. So, two numbers are in the ratio 2:3 if their sum is 125. So, sa word pa lang na if their sum is 125, what are the numbers? So, dapat yung dalawang numbers, 125 yung sum kapag ina-add mo. So, dito pa lang sa phrase pa lang na to,
kukunin mo na kaagad dito kung alin yung pair of numbers na 125 yung sum. So, sa letter A, 50 plus 75, that is 125. Tapos, ano pa? 60 plus 65, that is 125. So, ito lang letter D at letter A yung trial and error natin. So, ito, automatic cancel na yan. Hindi yan tamang sagot dahil hindi 125 yung kanilang sum. Right? So, ngayon, trial and error tayo. Ang gawin mo is, simplify mo lang sila kung 2 is to 3 nga ba yung sagot. Yung ratio po kasi, same lang po yan ng fraction. That is another way of expressing fraction dahil part po yung pinag-uusapan dito. So, simplify mo. So, 50 at 75, ano yung number na pwede mong i-divide by 50? Pwede mo rin i-divide by 75. Diba, 25? So, maghanap ka ng highest number na pwede mong i-divide sa dalawa nang walang remainder. So, sa letter A, 25 yung kanilang common. So, 50 divided by 25 is 2. 75 divided by 25 is 3. So, ayan. 2 is to 3 yung ratio. So, tama dito. So, kaya yung correct answer ay letter A. So, katulad nga po ng nakuha natin kanina sa equation na solution. So, how about sa letter D? Di ba 125 din yung letter D? Pero, yung ratio niya ay hindi 2 is to 3. Divide natin to by 5. So, 5 yung pinaka highest number na pwede natin i-divide by both sides, di ba? By both numbers, di po ba? So, i-divide natin to by 5. 60 divided by 5 is 12. 65 divided by 5 is 13. So, hindi 2 is to 3 yung kanilang ratio. Kaya, hindi yan yung tamang sagot. Kahit 125 din yung kanilang sum. So, ayan. So, sana po ay meron po kayong natutunan sa ating video na to. And please don't forget to click the subscribe button for more videos. Good luck po sa inyong pag-review.